Mga ka-gadget, kumusta? Kumusta na ba kayo dyan sa mga bahay nyo? Ngayong panahon ng pandemya. So, yung video tutorial natin ngayon is about Oppo A7 password remove via EasyJTAG. So, sa gintong procedure po, so, kailangan natin unang-una may backup tayo ng dump file. Yung room 1, 2, 3. At saka yung extension ng SD niya. Tapos punta rin kayo dun sa read. I-read nyo yung pinaka backup niya ng FW, yung tawag dito. Yung modem 1.bin at saka modem 2.bin. Tapos yung Oppo DYNCBBK at saka Oppo StanBBK.bin. So yung apat na yun yung kailangan na ano na ma backup nyo. Kasi in case of emergency, kunwari hindi mabuhay si phone. So, ang kailangan natin gawin is kung pwede nating i-full flash para hindi mabura yung IMEI ng phone, yun yung gagawin natin. Yun yung pwede nating ipang-repair yung backup natin. So, yan. Isa-isa kong binakap yung mga dump room para magamit ko siya in case of emergency. So, yun po. Yung talaga ang kailangan. Kahit noon pa naman, 'di ba? Ito yung pinaka basic na ginagawa natin is to backup every information ng phone na pwede natin magamit na ipang re-repair din sa phone. So, 'yun, pupunta kayo kay ayan. Read to vendor, tapos uncheck nyo lahat, select nyo lang yung apat, then backup nyo. So, mga gadget, muling paalala lang po, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-comment, mag-like, mag-subscribe, and click notification bell para sa mga bago ko pang video tutorial update. So, yun po. Sa mga customer ko naman na dito lang ako na kita sa YouTube or sa mga bagong subscriber ko na hindi naman technician at gustong maghanap ng legit technician. So, may mga kakilala po ako kung sa ano po, Cubao, si Renz po. Then dito sa Las Piñas sa BF Homes si Tan Toxic, dito naman po sa tawag dito sa Imo si Lester, at sa Carmona naman si Red Matcha. Yun po yung shop nila, located po yan malapit sa may palengke, yung paliko yung kay Matcha. Yung kay Tan Toxic naman sa ano yan, BF Homes yun eh, parang palengke. So yun po, after nyo po mabackup yung unit, si i-detect nyo, i-scan nyo po uli siya para makita nyo po. Then pag na-scan nyo yun, click nyo yung advance. Then kahit hindi nyo na-select yung model, okay lang yan, click nyo yung advance. Ayan po, ibig sabihin may laman pa yung user data nyo. Advance, then reset Oppo lang. Wala na po kayong ibang gagalawin doon. Reset Oppo lang. So pagka reset ng Oppo, assemble nyo yung unit.
pagka-assemble nyo yung unit, pagbuhay nyo, automatic po yan doon sa emergency. Sa emergency naman, itatype nyo asterisk 813 number sign or asterisk 812 number sign. Yung 813 po is for English and yung 812 is for Chinese. Yun po. So, dun sa mga kotek ko na nagtatanong sa akin, ang ginagamit ko po is 4 wires, wire lang. CL key, dot O, CMD, tsaka ground. Yun lang po yun. Kasi dati ang ginagamit ko nung sa Samsung is yung lahat pinitin out ko. Pero dito sa Oppo, apat lang. Nade-detect na siya. So, pag on nyo, yan, automatic, mag-on yan. Antayin pa natin yan. So, meron akong nagawa na deadbolt na gento. Hindi ko siya nakuna ng ano kasi first ko pa lang siyang nagagawa nun. Kaya kung i-re-record ko siya nun, napakahaba. Kasi yung procedure niya, same lang din doon sa procedure na A3S na in-upload ko. Halos wala pong pagkakaiba. So eto, aalisin lang natin yung password and yung FRP niya. Ang gulo, no? Ang gulo ng working station ko. Wala yun dyan. Nakita ka. Nakikit yun. So yan, antayin natin. Waiting natin yung ating mga... Ayun pala yun. Ulitin ko po ulit sa mga client ko or bago kong magiging client dito sa channel ko. Ang bago ko pong pwesto ngayon is located at Sunnybrook 1, Barangay San Francisco, General Trias, Cavite. Inside subdivision po yung pwesto ko. Pwede po kayong mag-canvas through my smart and globe number. Mamaya po ilalagay ko sa video ng description ko. Then pwede nyo rin akong kontakin sa FB account ko, Kenza K. Morales. Yan po. Sa mga gustong magtanong at gustong magpagawa. Cappuccino. Dalawang cappuccino. Ikaw na, pala kayo ni Cool Ganja. Ikaw may load eh. So dito no, hindi naman natin talaga kailangan ng mga ano eh, dump kung tutusin yung kukuha ka sa mga good unit. Kung may dump file, kung okay pa yun, nade-detect pa yung unit, i-dump mo. So pagka-dump mo na unit, i-repair mo lang, then flush mo yung room, okay na yan. So ayan po, tinipe ko dyan is asterisk number sign 813 number sign. Ano sign again? 5. Ha? 5. Ha? 5. So yan, kailangan pa nating i-reset yung unit para siya ano, mawala talaga yung FRP. So punta tayo kay about, then tap natin software version ng 7 times. Then back tayo, punta tayo sa additional settings, then hanapin natin developer option. After developer option, on natin yung OEM unlock and USB debugging, then back tayo. Pagka back natin, hanapin natin si backup and reset. Yan lang po. Then automatic magre-restart ng unit. Magka-restart ng unit. Hintayin natin siya mabuhay doon yun. Okay na po yun, pwede na ibigay sa customer. Kulang din naman ang kakain.
para sa YouTube. Ang dami natututo sa YouTube. Marunong niya, tamad lang. So yan oh. At saka isa ring paalala sa mga Oppo, kung kayo po ay gagawa nito no. Na suriing miigi yung exact model nung unit kasi pag nagkamali po kayo ng flash pwedeng masira yung AMMC. Halos kasi iba-iba eh yung Oppo A7 nila, maraming klase. Kaya ingat lang din. So kailangan naging ano ka mapanuri. Ano sa puso? Yung kay Kenshi na lang. Kano isa niyan? 95, 100. Wow, 400 tayo lahat. Ano po? Ito mga kababa, bumili ka ng Hokkaido na 4, duplicate ang nila sa vlog. Huwag nga ako. Hokkaido na 4. Init ba? Init sila rin ko eh. Alam mo yung dati natin. Walang kaalam-alam na babae. Yung nagdaya sa kasarili natin. Ang lalaki ang tatay. Hindi mo nabalikan yung kasarili. Ganun din naman yan, ang meet up niya dyan di sa kanto eh. Sino yan? Ito yung sinasabi ko. Ano yung sinasabi ko? Atin din naman yan. Si Dagul? Hindi, basta makuha mo yun. 1 volt, 2 volt, 1 volt, 3 volt. Sa solid na subscribers ko, 1,956. Konting cambio na lang, 2,000 na tayo. So, paano mga kagadget? Ngayon, sineset up ko na yung phone, no? Para matapos na tayo. Para makita natin kung okay, perfect yung ating pagkaka-remove ng password. So, shout out nga pala kay ano kay Sherwin Elias na nasa Canada ba siya ngayon? Canada yata. Pagbababa dito, pagbababa sa 19 volt. Pre, patuhan mo naman kami ng mga iPhone dyan. Wala kaming gawa. Testerin mo to. Dapat magkaroon siya ng Nike board. Pag wala, ang rin niya. Pwede mo spec. May gout siguro. O kaya yun. Kasi kalikot mo naman matulog. Hindi, yung tambayan. Tambayan mo yung si. Tata ako dito sa mga dito. Ang lakas yung mag-u-hortal mo. Wala pala kayong pera. Pag unang bungat mo. Wala tayong pangkain mamaya ha. 1, 2, 3, 4. Sabi niyo wala ka. Dahil na, tawagan mo na kayo si. Sabrinong wala ko. Ang ina, ilang beses na nagpapabay pa sikit sa akin. Hindi naman ako wala ako doon. Bigay mo doon. Hindi kaya sarap. Ay, nako. Ayan. Wala akong load.
Wala nga on load eh. Wala na po load na on load eh. Ayun. Makakagawa ka ng buhay. NC. May ano ka rin, sipit ka rin sa ano eh. Kamay eh. No? Yan yan pala. Ayun mo na nag tagal ba ano? No? Gusto niya sila rin siya sila. Ito ang pangit ko na lagi kong nakapagay. Nagawa ako, iPhone 6. Singil niya lang, 500. Grabe. Mga sarado sila ngayon. Tama. Okay ano, na pala lang. Ano yung YouTube na kayo? Ano, puntahan mo na lang kasi. 500 kasi. Hindi rin ako sinag-jagal. Sinasak lang yung battery. Bakit? Kailangan pa ba nakadress ka? Every 3 days po, pumupunta daw yung mayari. Kakarating ka nga na Ulongga po na ganyan na suot mo. So ayan na ano, mga gadget. Na-assemble ko na yung unit. Ay, naku, nauubusan ako na sasapihin. Haba-haba ng ano ng video na to, no? So, gusto ko kasi makabuo ng garbage system. Kamali ako ng ano yan? Mga hardcore yan, ha? Mga hardcore ka na, Kenzie, ha? Ano yung yun, so, natapos din.